So nandito tayo ngayon sa pinagtaniman natin ng pako, yung edible fern. Kung matatandaan nyo sa previous video natin, napakaliliit lang ng mga punla na tinanim natin, na nahingi natin before. So mid-February na, actually December pa lang, di na umuulan. Pero since nagagamit natin yung overflow mula dun sa fish pond, yan na sila, no? Medyo napabayaan lang ng ilang buwan kasi hindi ko nabibisita tong area na to. At tong part na to medyo natuyo dahil nagbara yung area dun na imbis na madaluyan ng tubig, eh hindi nga nadaluyan. Pero mabubuhay yan. Ngayon maganda na ulit yung agos na tubig dun sa area nila galing sa overflow ng fish pond natin. And kung makikita nyo, very healthy naman, no? So successful yung ating experiment na magtanim ng edible fern. So hindi pa ako nakapag-ani dito kasi hindi ko nga nabisita lately, pero marami na siyang suwi, marami na siyang mga anak. For example, ito. So ayan, suwi na yan galing dito sa mother plant niya. Ayan. So kung titignan nyo yung dating video natin, parang halos ganito lang kaliliit yung mga tinanim natin before, no? Hindi lang kaliliit, maliliit lang talaga, no? Pero mabilis lang sila tumubo, mabilis sila kumapal. Ayan, no? Malalaki na sila, makapal na sila. Ayan, tignan nyo yung iba. Ayan, malalaki, no? Mataba na yung sanga. Maganda naman. So ipuprune natin yan, babawasan natin yung mga patay na dahon, and then magbubunot din tayo ng damo, pero dahan-dahan lang kasi yung mga suwi o yung mga anak nila eh medyo malayo dun sa mother plant, no? Yung pag nag-ugat siya, medyo malayo yung tumutubo yung anak niya. So na-explain ko rin before kung bakit malayo yung spacing ng pako. Yung iba kasi pwede naman daw kumpul-kumpul. Yung sa akin, nilayuan ko because na-anticipate natin yung pagsuwi niya. So mabilis nga siya kumapal, katulad niyan, parang alapit pa nga. Pero this is good. So pagdating ng rainy season, makita natin yung mga suwi niyan, makapal na, and then ililipat na natin yung mga suwi hanggang dumami na ulit ng dumami. So ayan, binawasan natin yung mga ano dito, yung kawayan, itong kaawate, binawasan natin para magpenetrate yung araw kahit paano. Since actually pwede naman siyang tumubo ng kahit sa malilim, but maganda rin yung meron siyang sunlight, no? Since lagi namang may supply ng tubig yung fish pond, actually kahit di naman araw-araw kasi minsan ginagamit natin doon sa taniman sa taas, basta moist lang lagi yung lupa, hindi yan mamamatay kahit summer, no? So yan ang update ng ating edible fern. Yun lang po, thank you for watching, bye bye.